am mutat din Ișa. Ayan. Totally sorry, guys. So, yun na nga. Ito na nga. Papakita ko na yung ginagamit kong product. Ito siya. To my YouTube channel. So, so, yung pa-uwi pa lang ang girl school. Init. Hindi ko alam paano simulan. Nga. So, yeah. Kaya pa siguro uuwihan ko. Tamang lakad lang. Tingnan natin yung view na habang naglalakad ako. So, grabe, ang ganda ng view niya. Pag pa-uwi ako, kaya nakaka-excite pag uuwi. Ang ganda ng view niya. So, bago natin simulan itong vlog na to, so tingnan natin yung view ng uuwi ako. Guys, init. Lapit na ako sa bahay. So, success. Malapit na tayo magsimula. So, I'll be back pag nakabihis na ako. Hi! A few moments later. Hello, guys. So, welcome back ulit sa aking channel. So, this vlog, nakikita nyo na sa aking title kung ano yung vlog ito. So, yun na nga, guys. Bago nagsimulan ng vlog ang itong video, tignan niyo muna yung mukha ko, siyempre. Yan. Nagtaka kayo bakit may natitirang spot or the dark mark ng garlic chicken pox. So, hindi ko din alam, guys. So, sisimulan ko na. Di na ako papatumpik-tumpik pa dahil sisimulan na natin to. So, yun na nga, guys. So, bakit ba ako nagka-chicken pox? So, sa mga hindi nakakaalam ng chicken pox, ito po siya. Yan. So, nagsisimula, magkakaroon ka nan pag nahahawa ka or ewan ko, basta alam ko nakakahawa siya. So nagkaroon ako na kasi nahawa ko sa kapatid ko. So nagsulit-sulit na, nagkahawa-hawa na siya lahat. So nahawa ko sa kapatid ko maliit. Nahawa talaga ako nun na sobra kasi ang unang sintomas na nalagmating pa. Tapos parang ang bigat ng katawan mo. May time na nung pumasok ako, nilalagmat pa ako na. Pero umuwi na ako kasi hindi ko nakalaras na naliliyon na ako, ganun. Tapos, susunod na sintomas, parang kang nasusuka. Tapos, masakit yung nalangin mo. Tapos, ang kati-kati ng katawan mo. So, yun nga. Simula noon, nagka-sintomas siya. Tapos, nagka-lagnat ako ng sobrang tagal. Mga siguro 3 days ata ako nilalagnat nun. So, yun. Tumubo siya sa ganito. Dito siya tumubo. Tumubo siya na parang butlig. Pero, yung butlig na parang disimulan tigyawat lang.
Yun, tigawad siya nung una eh. Akala ko nga tigawad. So, ginagalaw-galaw ko siya nun. Akala ko kasi tigawad lang, wala lang, stress lang, ganun. So, hindi ko alam na bulutong tubig na siya. So, yun, nung napapansin ko na dumadami siya, naisip ko na bulutong tubig na nga to kasi kapatid ko nga nagkaroon. So, nahawa na ako nun. So, yun, nahawaan na ako. Papakita ko sa inyo yung itsura ko nung sibula at huli akong nagkaroon ng bulutong tubig. So yun nga, yung bulutong na tumubo sa akin, sa mukha lang, wala sa katawan, sa mukha lang, puro dito, halos wala na space na bagay yung mata ko. So, sobrang bulutong ni talaga, hindi siya katulad na maliit, wait lang, tabi mo siya. Ayan. sorry guys. So yun nga, ito na nga, papakita ko na yung ginagamit kong product. Ito siya. Ayan. Yan siya. Aloe vera gel. So, ito, binili ko siya sa Watson in 200 pesos lang. Yes, nagagamit mo na siya ng 2 months. Kasi ito, nagagamit ko na ato ng 3 months, 2 months. Oo, sulit siya. Mas matipid siya, guys. Mas maganda pa sa mukha. Hindi lang siya nakakatanggal ng mga pimples, mga dark spot. Nakakatanggal din siya ng mga malakuba. Yan. Katanggal din siya. Ginagamit din siya sa buhok ko. Ang dami niyang nagagawa. Nakakaputi din siya ng mukha. Tapos nakakakin din siya ng mukha kung araw-araw na siya gagamitin. Ginagamit ko to sa pagising ko sa umaga. Ginagamit ko siya. Maghihilamos ako. Tapos pagtuyo na yung mukha ko, make sure na malinis yung kamay. Saka kumuha na dyan na konti. Saka mo ipahid sa mukha mo. Then pagdating ng gabi, hilamos, tapos pag-dry na yung mukha mo, saka kumuha ulit. Then, pag-gising mo sa gabi, saka mo siya hilamusan ulit ng tubig na malinis, then hilamos. Kung may ginagamit ka naman sa sabon, pwede naman yun, magsabon ka muna ng mukha mo. Then, pag-dry na yung sabon mo, saka ka maglagay ng aloe vera gel. Ganun lang yun, dry lang dapat yung mukha mo. Then, ito lang yung aloe vera lang ipapahid mo. And, bigyan kita ng tip. Kasi pagkakapag aloe vera ko, pagtuyo na sa mukha ko, maglalagay na ako ng garnier. Garnier. Yun, maganda din sa mukha siya. Pang-fresh kasi siya sa mukha. Hindi ko alam kung pabukti ba siya. Matagal ko na siya ginagamit. Almost 1 year na ata. 1 year na ata ko na ata siya ginagamit. So, maganda din siya sa mukha. Nakakaputi siya. Tapos, dagdag mo pa itong aloe vera. Maganda siya, guys. So, tips ko, huwag kayo maglalagay ng aloe vera kung alam mo naman sisikat, alam mo naman yun nga, tips ko, huwag ka maglalagay ng aloe vera or anuman sa mukha mo kung alam mo masisikatan ka ng tuloy ng araw kasi masusunog lang yung mukha mo, sayang lang yung mukha mo. Yun nga, guys, kailangan, isa lang gagamitin mo at kailangan huwag kang magpapasikat sa araw ng matagal. Matagal, alam mo naman na nakakasunog yun, di ba? Yun lang, guys. Then, ayun na, ang masasabi ko sa aloe vera. Ang ganda niya sa mukha. Effective talaga siya. Promise. Ang ganda niya. Mas gusto ko to. Lagi ko na ito gagamitin. Mas ang sarap niya sa mukha. Feel na feel mo talaga. Tapos lalo na pag nilagay mo sa sarip. Tapos sa kamay lalagay sa mukha mo. Ang lamig pa. Ang sarap matulog ng malamig yung mukha. Then yun na nga, guys. Nawala yung iba kong spot sa mukha. Lalo na sa ganito. Ayan na lang siya, guys. Oh, maliliit na. Hindi katulad ng malalaki siya. Ito nga yung mga naiiwan na malalaki sa kanyan. Saka ayan. Yan yung mga naiiwan sa akin, malalaki. Saka ayan. Yun nga, guys. Meron akong mga blood. Meron akong mga spot na malalaki. So, hindi pa siya masyado nabura.
tuloy-tuloy ko lang siya ginagamit para talaga matanggal niya siya kasi iba ko natanggal eh. Diba? Alam ko, matatanggal lang siya sa pagkaitim pero yung pinakalubog niya niya, yung butas na talaga, hindi siya matatanggal kasi hindi na talaga yan, nag-i-stay na siya. Hindi ka talaga, yung jowa mo hindi nag-i-stay. Kalimutan kahit nahihirapan. Guys, aloe vera gel ang gamitin nyo para sa akin. Huwag kayo gagamit ng iba tulad ng BL. Promise, huwag kayo gagamit nun kasi pwede kayo magkatigyawat din kapag tinigil mo yan. Promise, kasi ginamit ko yun pero nung tinigil ko siya, magkatigyawat ako. Kaya bumalik ako sa aloe vera. Itong aloe vera, sulit naman, promise, makakatipig ko kasi konti lang naman yung makakatipig. Gol! Ayaw ko ba na kamote? Ayaw ko. Grabe. So yun nga guys, aloe vera jet. Pili lang kayo sa Watson, wag sa Changi. Please, wag. Sisira mukha mo. Aloe vera jet. Hindi pati si Jericho, ay si Lester, wala rin pasok. Wala, holiday eh. Paano yung mga practice nila? Baka may practice sila. Yun nga guys, so hanggang dito na lang yung vlog ko. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Thumbs up kung nabigyan ko kayo ng magandang tip. So yun guys, thank you. And comment below kung ano pang next content na para sa inyo. Para sa inyo naman itong vlog na to, hindi para sa akin. So sinishare ko lang yung nararanasan ko. So thank you, bye bye. And God bless. Bye-bye.